Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? O ngayon, may dala akong sasakyan. Sinubukan ko kahapon yung mag-commute. Wala naman talaga akong sasakyan kahapon. Ngayon, may sasakyan kami. Sobrang hassle pala talaga ng pagko-commute. Lalo sa panahon ngayon. Ayan, oh, hinahatid ko si Mrs. ngayon. Pero ngayon, nakasasakyan ako. Medyo okay naman yung biyahe namin. So, kumuha na rin kayo ng sasakyan sa amin. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ngayon yung habang nagko-commute kami, may sasakyan kami nakabiyayahan. Kwentuhan tayo. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe na rin po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Samahan nyo kami sa pagpunta namin sa office, gamit si Gaspar. Saka yun nga, magda-daily vlog na kasi kami. Supportahan nyo na rin po. Simulan natin yung video after ng intro na to. Dito na naman kami sa stoplight kung saan yung nakatulog ako, yung video na ako ni Mrs. Yan yun. Dito yan sa Taytay. 199 seconds pero dinodoble pa nila. Lagi nga lang talagang ganito yung sitwasyon dito. Kaya minsan nakakatulog ako. Kukwento kami ni Mrs. Nakakatulog ako. Ayun, hindi pala yung release ko pala kahapon. Hindi siya natuloy. So, mamaya na lang. Kasi medyo sabi ng client. Kaya hindi ko rin na-upload kahapon. Pero nag-upload kami ng, yun nga, pagko-commute namin. So, panoorin nyo na rin po. Paki-panood, huwag nyo po skip yung ads. So, ngayon, pupunta kami ng office. May release ako, yun nga, yung Avanza na hindi natuloy kahapon. Kasi sabi niya, sir, baka dumating kami dyan. Mga 4 o'clock, yun nga, magagawal na kami sa oras. Sabi ko, sir, agahan lang natin by tomorrow. Para mas maaga. Kasi malayo yung lugar nila Malabon. Pupunta sila ng Pasig kasi nagandaan sila sa promo at discount na binigay ko. So, punta na rin kayo, mga ka-auto, sa Pasig. Hanapin nyo, Raymond Angeles. Bibigyan ko kayo ng magandang discount at mabilis na transaction pang ibibigay natin sa inyo. Ayan, dumadami na yung mga motorista. Nag-iipon na ipon na kami dito. May 51 seconds pa. Ayun, 51 seconds, 45 pala yan. Malapit-lapit na. So, pakisuporta naman po yung daily vlog namin. Pagpunta namin sa office, kung paano ko, kung saan ko yun natin si Mrs. Yun, pakisuporta naman po. Yung kahapon, yung nag-commute ako, hassle. Bukod sa may pandemic ngayon, mahirap mapagsiksikan. Lalakarin. Tapos daw yung pandemic, sabi. Tapos na? Tapos na. Okay, mas maganda kung tapos na yung pandemic at least. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat Kailangan pa rin natin suotin yung face mask natin. Siyempre, yung space, kailangan. Hindi tayo dikit pa rin. So yun nga kahapon, sa FX, dikit-dikit pa rin kami. Kasi nga, commute, so, yun. Mas maganda yung init pa sobra. Nag-jeep si Mrs. papunta sa sobrang init talaga. Kaya kung ako sa inyo, kung nag-van ka, nawala ng aircon. Oh, nawala ng aircon. Marami nangyayari sa pagko-commute So yun nga, mas maganda talaga may sarili kang sasakyan. Investment na siya ngayon sa panahon ngayon. Hindi na siya necessity na siya, hindi na siya luxury. Yun pala. So yun, nakaligo na kami. Necessity na siya kasi nga sobrang kailangan na natin. Ayun, dahil nga sa mga nangyayari sa atin, yun, kaya kailangan natin ng sasakyan. Wigo, magkano man din ng Wigo? 14, 13. 300 per day lang yon mga ka-auto. Kung kukuha kayo sa akin ng Wigo, mas maganda.
sa akin na kayo kumuha. 300 per day lang yun, para lang di kayo nag-commute. Nag-commute ako kahapon. Ulit mo na lang ulit. O yan, nandito lang tayo sa masingip na daan. Dito kami dumadaan ni Macy sa araw-araw. Pag nagko-commute kami. Ah, pag biyahe. Pag may pagdala namin si Gaspar. Pero pag commute kami, doon sa kabila. Doon sa kabilang way. Dito, medyo masikip, pero tuloy-tuloy doon traffic. So, maubos lang yung energy natin doon. Lalo pag nagko-commute, sobrang init na ngayon sa FX. Gawa nung buga ng aircon nila. Tapos, ang dami pa namin. Magkakadikit pa kami doon. So, sobrang init talaga. Kaya ako napansin nyo kahapon sa video, hindi na nagsasalita doon sumakayo ng FX. Tapos, pagbaba ko, lakad ako, layo ng lakad ko. So, para sa akin talaga, mas okay yung, may sasakyan. Kasi nga, hindi na siya luxury, necessity na siya sa mga panahon na to. Sa panahon na to, kailangan natin talaga ng sasakyan. Yun nga, Wigo, magkano lang monthly ng Wigo 13? Magkano yung per day? 350 per day. E magkano yung pumasayo ko kahapon? Umabot din ako ng 320 sa pamasahe ko kahapon. So, what's the difference? Bakit 320? Okay, compute natin. 80 sa FX. Tapos, pamasahe pa punta sa Toyota. Naglakad lang. So, 80. Ngayon, pauwi, sumakay ako ng FX. Papunta sa Life Homes. 30. So, 110 na yon. Nung nasa Life Homes na, nagabang ulit ako ng FX. Around 45 minutes ako naghihintay ng FX pa uwi. So, nakasakay ako. Ang pamasahe ko, 70. So, magkano na yon? 180 na. Pagdating ko sa Barrio Road, sumakay ako ng tricycle, 55 hanggang Camellia. 200 lang pala. Oh, di ba 200 lang yung difference? 180, 235. Oh, sa akin pa lang yun. Eh, paano si Macy's? Eh, yung matagal na pag-aantay. Yung matagal na pag-aantay. Yung kalahating kalsada, tindahan mo lang. Ayun ako. Yung matagal na paghihintay. Tapos, yung oras na nawala sa'yo, yung init pa, 230 na gasos ko. Sa akin pa lang yun. Eh, paano pag si Mrs. nagbiyahe na rin, katulad papunta sa office nila. Ganon din ang pamasahe, 230 plus 230. 460. Eh, magkano monthly ng Wigo? 350 per day. Naka-aircon ka na, nagsasounds ka pa. Lamang ka pa, nakatipid ka pa. Eh, di yung 80, pang lagay mo sa gas, araw-araw, matipid naman si Wigo. So, maaga ka pang makakauwi. Ay, si Kuya nagmamadali. Diba? Yung oras mo pa, hindi mauubos sa traffic, hindi mauubos sa pagkukumbi. Hindi masikip dito, ha? Hindi masikip nga dito talaga. So, kailangan ng patience. Hindi ka dapat talaga magmamadali dito. Pero, yun nga, tuloy-tuloy yung biyahe. Yun yan, nakita niya naman yung biyahe. Grabe kasi dito, yung parking nila magkakatapat. Oo, yun nga. Tapos, eto tulad nito, yung junk shop nila, sakop na yung kalahating kalsada. Dun sa kanina, yung tindahan ng isda, kalahating kalsada din yung sakop. Oo. Eto, mukhang permanente yung mga sasakyan na nakapark dun. Sobrang sikip talaga nito. Imagine si Gaspar dumadaan dito araw-araw. Pero yun nga, nasanay na kami. Kasi nga, walang traffic. Tuloy-tuloy. Pero yung... Tsaka yung mga tao dito hindi takot sa sasakyan. Oo, iiwas. Kami talaga yung iiwas dito. Yung mga tao. Sinasalubong pa rin eh. Iba yung mga tao dito. Bakit ganun yung mga Pinoy? Ikaw na lang yung mag-a-adjust. Hindi sila nastatakot sa sasakyan. Kaya nga eh. Tapos pag bumusina ka naman, nagagalit. Ayun, patulad na bumusina ako. Hindi naman pinakinggan yung busina ni Gaspar. Pag medyo napalakas yung busina, galit. Galit. Pagka nasagay ng konti, galit. Kahit sila naman yung may kasalanan.
sasagi mo ng side mirror kasi hindi naman gumilip. Oo. Anyway, yun nga, sabi ko nga sa inyo, galing din naman po kami sa pagko-commute. Kung napanood nyo yung vlog kahapon, sanay po kami mag-commute. Pero yun nga, sa panahon natin, kailangan na talaga ng sasakyan. So, message nyo lang ako, tawag lang kayo. Pag-usapan natin ng discounts. Pag-usapan natin kung paano mapapabilis ang release ng unit nyo. Yun. Follow nyo yung... Para makausap nyo po ako, message nyo po kami sa Team Angeles na page. Sayang, Daddy. Sayang yung ano, yung mga nagta-traffic-traffic. Oo. Pinipicture ni ate yung nagta-traffic, nakatayo lang siya doon sa wala na masyang tina-traffic. Oo. Sayang yung ano, di ko nasama sa vlog yung pag-video niya. Oo. Pinatayo mo na ba? Hindi pa. Ah, okay. Ayan, oh, may ginagawa pa. Ayan, oh. Sobrang sigip dito. Reklamo ka na reklamo. Dito tayo araw-araw dumadaan. Pero yun nga, pabilis naman kasi talaga dito. Kahit na masikip, tuloy-tuloy naman yung biyahe. Kailangan mo na masanay sa mga tao na ganun. Alaga ka sa pusina para ma-alarm sila. Ayan, may ginagawa na naman sila. Kasha ba tayo dun sa Hollow Blocks? Kasha ba tayo dyan? Ayan. May binuhusan na konti. Ayan, si Kip. Ito pa, ang ganda ng sasakyan. Fortuner, shoutout po sa inyo. Pa. Fortuner LTD. Kuya, taga barangay ka pa naman. Tabi ka din. Ayun, may nakita kasi yung comment dun sa isang vlog mo. Uh-huh. Ano daw, sa tingin mo, ano mas maire-recommend mo? Matic or manual? Para sa akin, manual. Kasi manual driver ako. Pero, pag ito mga malalaking sasakyan like van, SUV, mas okay ang matic. Kasi, yun nga, lalo una, traffic. Hindi na tayo mahihirapan kapag traffic. Hindi na tayo palit ng gear. Tapos, ay, naku po, sorry. Ay, naku. Eh, kasi nakita na nga tayo, bigla-bigla siyang mag-U-turn. Ngayon, yung... Grabe, sikip na. Hindi ako makapag-concentrate sa sagot ko. O, ngayon, yung matic, okay din yun. Kasi nga, ganito yung traffic. O, tapos, hindi mo na kailangan... Hindi palit ng gear. Yung pag nasa pangahon, hindi ka... Si ate, ayaw ipasok yung bike niya. Oh, di ba may, tayo? May scenario tayo na pag nasa hanging tayo, na traffic. Ngayon, kung matik tayo, hindi na natin kailangan magpalit ng gear, tantyahin yung gear sa manual at clutch. So, ilagay mo na sa drive, aakyat na yun. Manual, yun nga, kasi nga, manual driver ako. So, okay naman sa akin ang manual. Okay din sa akin ang matic. Una, ulitin ko sa manual, yun nga, tipid sa konsumo ng fuel. Same time, sanay na ako sa manual. Yung sa matic naman, yun nga, convenient sa pagda-drive, comfort. Tapos, sa hanging, hindi mo na kailangan magpalit ng gear, hindi mo na kailangan tantyahin yung gear. Aakyat na talaga siya. Ilagay mo lang yung sa drive. Basta matic. So, parehas okay. Kaya pag bibili kayo manual or matic, okay po parehas yun. Resale value. Mas mahal ang resale value ng matic, syempre. Matic yung... Daddy, speaking of resale value, dapat bang i-consider yung resale value ng sasakyan? Kapag kabibili ka, syempre kakabili mo lang. Oo, dapat. Yun nga. Resale value. Pag-usapan natin ang resale value. Katulad nyan, bumili kayo ng Toyota Fortuner versus sa Korean brand. Diba? Pag ibibenta natin ng Toyota Fortuner, sabihin natin, nabili natin siya ng 1.8
mabibenta natin siya 1.6 after 2 years. Pero yung Korean value, Korean brand, pag binili mo ng 1.8 at binenta mo ng after 2 years. After 2 years, 1.4, 1.3 na lang yung halaga niya. Bakit mataas ang Siyempre, iba ang Toyota. Kilala si Toyota sa tibay. Kilala si Toyota sa availability lagi ng parts. Kilala si Toyota ng durability ng sasakyan. Di ba? So, magaganda naman yan after... maganda yan lahat pag brand new. Pero pag dumating na yung 3 years, 4 years, 5 years, lalabas na yung sira niyan. Doon mo na makikita yung kung sino mas matibay. Eh, tayo naman, alam naman natin kung sino yung mas matibay, di ba? Kasi subok natin. Katulad ni Gaspar, GL Grandia natin. Yes. 8 years na, pero parang bagong-bago pa. Ayan, nandito na kami dito sa Pasig. Dito na kami sa traffic. Ito na. Hello, Blue Boys. Hello, Blue Boys. Blue Boys kasi yung tawag namin. Kung matatakay kayo dito sa Pasig, Blue Boys yung tawag namin. Alam na alam niyo ng mga nagmomotor, lahat ng motorista. Yes. Oh! Tingnan mo, sinabi ng guy, tapos biglang papastop. Tingnan nyo, ang pinatakbo lang nila yung motor at tricycle. Kaya nga. Hindi ko maintindihan. Anyway, ayun, balik tayo. Inga, matic manual, okay po sa... Diba daddy? Nagkaroon na rin tayo ng Hyundai, nagkaroon na tayo ng Toyota. No. Pero ito, si nagkaroon tayong brand new. Oh. Sa brand new, okay, wala namang problema. No. Oh. Tapos ito si Gaspar. Oh. Ilang taon na? Okay na okay, 'di ba? Walang problema. Bago. At ginagawa lang natin, change oil. Lang. Change oil, check ng aircon, yes. Once a year. Oh. Check ng aircon, 'yun lang tapos samantalang yung Hyundai. Ang napansin ko sa Hyundai, promise, pasensya na doon sa ano, pero yung Hyundai talaga hindi ko siya mapagkakatiwalaan katulad. Hindi na. Pagtitiwala ako sa Toyota. Oh. Hindi sa Toyota ako nagtatrabaho ah. Dahil Toyota yung gamit natin ngayon. Ako. Oh. Di ba? Pwede ko bang i-share yung nangyari doon sa Kia? Oo. Ay, sa ano? Ion? Oo. Ilang years lang? 2017? 2018 yun? Ayun. Yung unit na yun? Oo, yung Hyundai Ion. Kung napansin nyo before sa mga vlog namin, may yung Hyundai Ion. Nakuha namin yun. Ang model nun, 2017, nakuha namin siya ng Assume. Pero nagkaroon ng problema. Blow by yung makina. 2017 yung unit ha. 2017 lang. So ina-ex. Ako as hindi naman ako maalam sa sasakyan. Ano? Di naman gaanong ano. So ang basis ko lang is yung year. Oh. Kung okay pagka ganitong year. Bago pa siya. Oh. So thinking ko okay. Maganda pa. Fresh pa. Hindi pa gaanong ano. Eh. Pero ano nangyari? Saglit 1 month pumigay dahil ganun. Oh. Ang dami niyang problema. Parang, kaya ingat din. Oo, totoo. Ingat din talaga sa pagbili ng sasakyan. Kasi, yun nga, naranasan namin. Alam mo yung di naman namin ine-expect. Oo. Tapos, eto pa, me. Dahil second hand natin siya nabili, wala siyang warranty. There you go. Kung brand new ang sasakyan natin at nagkaroon ng problema, may warranty tayo na 3 years. Pero yung second hand, pagbibili kayo ng sasakyan na second hand, walang warranty. Pag-usapan natin yung mga detalye sa mga susunod na vlog. Maganda pa lang ito, no? Yung daily vlog natin. Alam mo, Daddy, parang sobrang, alam mo yung nakaka-ano man aminin, pero kami, si Daddy na ano, kumbaga maalam na ano pa, nadali pa nun. Alam nyo yun, what more sa hindi pa marunong? Oo. Diba? Ako, hindi, kasi pinacheck naman yun. Checked yun. Kinik namin. Okay kinik ko, yun. Drive ko nung kinuha ko, pero ang nangyari, ganun talaga. Oo. Tapos diba, social media personality din yung... Nagsa-social media din yung ano, TikToker pa yun. Diba, hindi namin na ine-expect na ganun yung gagawin. Oo.
But anyway, so sabihin mo na lang yan before. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na, na kwento, mga kaupo. Dahil malapit na akong bumaba. Malapit at magsusuklay si ako. Yan o. Pag-usapan natin na sa isang araw, or sa mga susunod na araw, yung... Share natin yun, share natin yun. Oh, yung experience namin sa between brand new at sa second hand. Kasi kahit kayo, kung ano, baka makakatulong sa inyo yung video na to, yun nga, yung paano pagbili ng sasakyan, brand new ba, or second get hand. Get ready with me! Oo, yan. Ayan. Dino, ang dami natin na pag-usapan, no? Get ready with me, daddy. Sa akin pa lang putol yung camera mo. Siyempre. Habang, yun nga, habang hinatid ko si Mrs., ang dami natin na pag-usapan, no, tungkol sa daan. Di ba, li? Isa-isahin natin yan. Yung daily vlog namin, paki-suportahan natin po. Paki-suportahan na rin po yung ano, yung page namin, paki-follow. Get ready with me pa naman ako. Ayan, si Mrs. kasi nag-vlog sa mini-vlog sa page namin. Then, yun nga, kotse, pagluluto, kung saan kami pupunta, yun, in-upload namin doon. Paki-suportahan na rin po, paki-panood. Paki-follow. Panuulo na naman, ako'y nadi-discourage na. Nadi-discourage na daw siya. Sabi ko, huwag kang susuko. Tuloy-tuloy mo lang pag-vlog mo. Napakahirap mag-voice over habang may naghihilig sa katabi. Paki-suportahan niyo naman yung channel namin. Yung page namin, paki-follow naman po. Tapos, yun nga, panoorin niyo na rin. Para pampatanggal umay, na hindi lang puro kotse yung nag-uusapan natin, pakisuporta na rin po yung mga mini vlog ni Mrs. Yung page namin, pakifollow. Ay, naku si Kuya. Ay, naku, ayaw po. Ayaw po magpatalo ni Kuya. Hindi una ka. Magmamadali ka. Ako'y hindi balik. Anyway, maraming salamat po sa panonood. Tuloy po natin ulit ang kwentuhan bukas. Abangan nyo bukas yung mga topic namin. Topic natin araw-araw habang nagbabiyahe. Mamaya ulit, pag-uwi. Ayun, no, mamaya daw ulit. Mamaya ulit, pag-uwi ka o. Panoorin nyo ulit. Oo, pero tatapusin muna namin yung video na to kasi papasok mo si Mrs. Ako, camera shy. Nag-get ready with you na ako eh. Di na siya nahihiya sa camera. Kaya sabi ko, tuloyin niya lang yung pag-vlog niya eh. O, ito na office niya. Di na ako camera shy. Bababa na siya. Hindi pa, aga pa. Lagi akong late kasi si Sean napaka-clingy. May 2 minutes ka pa. Sobrang clingy ni Sean. So, ito na yung office niya. Mamaya ulit, ikwento namin ang pag-uwi naman namin. Yung pagpunta sa office. Isama na rin natin dito yung pagpunta ko sa office. Pagpunta namin sa office. At least, nakapagkwentuhan tayo mga ka-auto. Bukas ulit. Pagandahin natin ang pagandahin ng topic everyday. Tsaka daddy, may mga nag-aabang sa ano mo, sa live. Oo nga. Kanya ba mas gusto mag-live? Sa Facebook o sa YouTube? Oo nga, mga ka-auto. Sabayin na lang natin. Hindi, sa Facebook tayo mag-live siguro. Mamaya. Mag-live tayo. Facebook at saka YouTube. Yes. Schedule mo yan daddy. Sabayin mo. Oo. Bye! Bye mga ka-auto. Bye mami. Ingat. So, yun ang office niya. Sa office ko naman. Ako pupunta syempre. Doon ako pa. So, ako naman ang papasok mga ka-auto. Ito. Nakapag-park na ako. At ito. Naglalakad na papunta sa office. Maraming salamat po mga ka-auto sa pagsama niyo sa amin. Sa biyahe namin kanina. Araw-arawin natin. Daily vlog. Daily vlog. Tapos, kwentuhan tayo regarding sa mga question nyo, sa mga comment nyo. Pag-usapan natin. Mag-comment na rin ngayon. Baka malay nyo yung comment nyo yung mabasa namin. So, maraming salamat po mga ka-auto sa pagsama. Hanggang dito na lamang po ang video na to. God bless po sa ating lahat. Bye! Mamaya pala, abangan nyo yung ano, yung vlog namin sa release ko ng Avanza. Tapos pag-uwi namin. Pakisuportahan naman po. Maraming salamat po. Bye!